yan, nilagay na natin din sa ano niya. So mamaya inusap, nilagay na rin natin dito sa ano. So yun, kita-kits tayo mamaya guys. Sa kasalukuyan nito ay nilalagyan ko ng tape yung ano, yung pinaka wire na ilalagay natin, puputulin natin ng ano, kabilaan, para hindi siya basta-basta bumuka yung wire pag yung grinder natin. So ito, dahil medyo nasa baba kasi yung camera natin, kaya yan lang ang ating paalang yung nakikita na dyan. So ayun guys, dahil nilalagyan ko talaga yung tip dyan para mas safety. So ito na, umpisan na natin. Yun, nakikita nyo yung dalawang itim yun. Yung sa pagitan nun yun ang i-grinder natin. At inaayos ko pa yan kung paano natin ano, para mahawakan yung kanyang ano, para hindi siya mag ano, mag hindi siya pumalo sa atin kung sakali maputol na, for safety guys. So tara, sama niyo ako dito at kukunin natin yung grinder. Ayan, isasaksak na natin yan, dahil medyo siyempre medyo maano yung kanyang position dyan, yung lugar. At talagang, at saka mag-isa lang ako dito, nahirap naman niya mag-utos-utos tayo ng hindi panais-nais. So ito guys, at panoorin na natin kung paano ko putulin tong keyboard na to. Ayan, finish ko pa yan guys, para maano ko, maapakan ko. Kasi mahirap talaga yun, yung baka mamaya eh, pag naputol o biglang pumalo sa atin. Alam mo naman yung grinder eh, malakas din yung pressure niya. So yun, pina-under ko na yan yung grinder. Tignan nyo na lang sa yung bulyon kasi naingay guys. Yun, tignan nyo naman. Talaga yung grinder ko na talaga yung cable na yan. Kasi asiro po yan, yung tawag na yan, hindi basta-basta nakuputol. Ayun, putol na. Naputol na guys. So yun, eh, kabit na natin dito. Ayos! So ito guys, nasa kwan yung camera natin. So ikabit na natin, then ano natin maya maya. So salamat sa pagtambay nyo sa aking short video lang. Ito yung tinatawag na troubleshooting lang natin. Medyo kailangan kasi unahin natin to, kasi yung ano, yung gate. Mamaya lagyan natin ng grasa. So tapos na guys, yun na, yun na natin. So testingin na lang natin guys. So yun na, ayan, lumaangat na.
Bako. Kasi niyan guys, yung pinaka ayun na yun, nakasabit na yun, yan po yung humihila dun sa wire na dyan sa hilid, ayan nakikitin na guys pag nagsarado, sumasabit dito, ayusin natin ano naman, pag binuksan mo siya yung mag hahatak yung wire na yan para makompress niya. Hi, see you, ayan diba guys. Grasa para madulas kasi kinalawang guys dahil hindi ko maabot doon, medyo mataas, so ginamitan ko to ng stick para maabot ko yung pinaka ano niya doon, pinaka bearing doon, kaya ito papayaran lang natin ng grasa guys para mas maganda yung kanyang takbo at mas madulas, di ba? Hindi ko na talaga kasi maabot dahil sobrang taas yan. O bali yan yung dyan siya yung nagpapaano yung cable na yan para parang tulay niya guys. So ito abang-abang nyo na lang at i-update ko yan maya maya at pagkatapos nyan ay baba naman tayo dito. Yan, hindi pa nasiyahan, ginawan ko na rin ng ano doon kasi may laman pa kasi yung stick, kaya inaano ko doon, nilalagay ko doon sa bandang baba at bababa rin din ako niyan paglalagay diyan guys. Wait lang guys, paano natin pasarado, so kamay natin guys, siguro na nga matibay na to dahil kinamay ko na. Ayan, nilagyan ko na ng pinahirahan ko na ng kanyang ano para di sumakit yung kanyang katawan para mas maganda yung kanyang takbo guys. Paikot-ikot na yan, di ba? Yan yung pinaka-release niya kasi yung bearing na yon. So yon, pinahirahan ko na at may konti pa. Tingnan nyo naman paano ipahid. Kaya shout out po sa inyong lahat. Parang ano na ako dyan, parang galit na maglagay dyan kasi kadami na, pero hindi, joke lang guys, kaya ko dinadamihan para mas matagal maubos at mas maganda yung kanyang takbo. So, kasi inuna natin itong gawin dahil siyempre pintuan po yun, ito yung mismong ano ng gate namin at wala namang gagawa dyan kundi ako, dahil siyempre mga gwardiya naman kasama natin eh hindi naman nila kayang gawin yan kundi kailangan pa rin tayo ng ating servisyo. Ayun, tapos na natin maglagay. So yun guys, at nalagyan na natin.